Literal na may napasayaw sa proklamasyon ng mga senador ngayong araw. At kahit wala ang Pangulo, winning senatorial candidates displayed his signature fist sign, except for two. Manal Sugadol reports. Sa huli, may napasayaw pa rin. Huli na kaya ito dahil sabi niya noon, di na siya magsasayaw sa Senado. The 12 newly elected senators and the incumbent ones will convene for the start of the 18th Congress. May mga napasignature Duterte fee sign pa dahil karamihan sa mga nanalo ay kalyado ng Pangulo. Inaabangan kung mangyayari ang pangako nilang hindi sila magiging sunod-sunuran sa palasyo. Sa ngayon, standout ang mga independent senators na hindi nakikamao. So sinong nanalo matapos ang 90 days na panliligaw sa boto ng 46 million voters? Halos pareho ang mga ipinoklamang bagong senador sa sagot ng mga sinurvey ng reputable polling organizations. Number one spot si Senator Cynthia Villar na may mahigit 25.2 million votes. Sinundan siya ni na Grace Poe, Bongo, Pia Cayetano, Pato de la Rosa at Sonny Angara. Pasok din sina Lito Lapid, Amy Marcos, Francis Tolentino, Coco Pimentel, Bong Revilla at Nancy Binay. Ang lamang ni Binay sa panglabing tatlong pwesto na si JB Ejercito ay 109,209 votes. First-time senator si Nago, De La Rosa, Marcos at Tolentino. Ano kaya ang priorities nila sa pagsisimula ng kanilang anim na taong termino sa June 30? Priority ko po ang health natin. Napakaraming mga kababayan natin. Hirap magkasakit. Tingnan niyo yung kapakanan nila nandun po. Senador na ako! Maraming salamat! Gusto ko nung social welfare, yung agriculture, magme-member po ako doon, pati yung DTI para masubaybayan yung mga presyo. Eh, magme-meet muna yung party namin para i-prioritize yung mga bills. May mensahe rin ang mga nagbabalik Senado. Tulungan natin mga kababayan natin mahihirap. Dagdag sahod para sa kanila. Siyempre mga guro, mga nurses, yan ang ating susulong. Pabalikan yung mga batas na i-implement at saka i-re-refile. Okay. Yung education, hindi natin iiwanan yan. We're going to improve the quality of education. Dati, tutuloy ko lang yung mga paano-paano matasin. Ngayong gabi naman, ipapoklama ang mga party list na nakakuha ng 61 guaranteed seats. Pero kahit proclaim na ng COMELEC, may pananagutan pa sila sa komisyon. Kailangan mo nilang mag-submit ng listahan ng mga gastos nila sa kampanya. Kahit nga natalo, dapat magpasa rin. Pag hindi... Yung sa expenditures nyo, isama nyo yung mga expenses ninyo para sa online campaigning. Which means, kasama ang information tungkol sa mga contractors, sino ang nagsalita para sa inyo online, kung meron kayong mga ginamit na mga influencers na paid. Manalo matalo, tumakbo o hindi, all of the candidates will comply. Because if they don't, well, there will be consequences. Sa mga bagong leader na upo sa pinakamataas na legislative body ng ating bansa, umaasa ang milyon-milyong Pilipinong botante sa mga salitang binitawan nyo during the campaign period. This is the time to walk the talk. I am Manal Sugadol and I stand for truth.